the treasure that we have found. And this is the right response that you want for us, Lord God, is to tell the world how precious you are, Lord, how valuable you are, Lord God, in our lives. Lord, you have said in your word, those who are thirsty, they may come to you. For those who believes in you, rivers of living water will flow from within them. And today, Lord God, we are here seeking the river, the life, Lord God, that comes from you. Come on, let us sing this song towards our Lord. There is a fountain that drowns sorrows. There is an ocean deeper than fear. The tide is rising, rising. There is a current stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crushing over us. The tide is rising, rising.
worship Him this day, to draw closer to Him. And I pray today that this song will minister sa buhay ng bawat isa sa atin. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from a well? Jesus is calling. Come on, church. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness has bought with the precious blood of Jesus Christ. Today there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Why don't you lift your hands? Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Church, what a Savior. Keep on singing. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, because You are the Lord of all. Sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with
the precious blood of Jesus Christ. Oh, oh, thank you, cross as you wait for the crown. Tell the world all the treasure you found. Yes, Lord God. Yes, we praise you. Thank you, Lord, Panginoon. For this wonderful day, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, you are all I need. You are all we need, Panginoon. You are enough in everything in our lives, Lord Jesus. We claim everything, Panginoon. Pinapangako mo yung mga prayers namin. Alam namin naririnig mo, Panginoon. Right now, Lord, we want to praise you. We want to worship you. We want to raise our voice, Lord Jesus. Lord, thank you sa umagang ito na binigyan mo na naman kami, Panginoon, ng pagkakataon, mag-worship, katagpuin ka, katagpuin ang presensya mo, Panginoon. Lord, before we hear your word, Lord Jesus, Lord, sinusurrender namin sa inyo ang buhay namin. Bawat isa sa amin dito, Panginoon, inilalahad ang aming weaknesses, inilalahad, Panginoon, ang mga aming pangailangan sa iyo, Panginoon. And Lord, we want to appear vulnerable sa harap mo, Panginoon. Lord, andito ang puso namin, hinahain namin sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. I-empty mo, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, yung hindrances mula sa outside, Lord Jesus. And right now, lahat kami dito, Panginoon, ay mag-focus sa iyo. Mag-focus sa presensya mo, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, mauhaw, magutom, Panginoon, sa salita mo, sa nais mong sabihin sa buhay namin, Panginoon. Lord, lahat kami dito, Panginoon, lumalapit sa iyo, Panginoon. Nawa, mangusap kayo sa umagang ito, Panginoon. Kausapin niyo kami, hindi sa area na komportable kami, Panginoon, kundi sa areas ng buhay namin, Lord, na kailangan pa namin i-improve, na kailangan pa namin isuko sa iyo, Panginoon. Lahat kami dito, pati yung mga, hindi mga karating, yung mga magsesettle sa online, Lord Jesus, Lord, Lord, palambutin yung mga puso namin, Panginoon. At hipuin niyo po ito ng yung mapagpalang kamay. At gabayan niyo kami sa kung paano niyo, Panginoon, kami gagabayan. Sa as you see fit, Panginoon, lead us, Lord Jesus, in your vision, in our ministry, in our lives, sa lahat ng plano, sa lahat ng pangarap namin, Panginoon, kayong maging sentro, Panginoon. And Lord, right now, we want to focus, we want to worship, we want to bring all the praise and the glory, Panginoon. Because you are more than enough, and you were all I need, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Nating on-site sa mahigit isang buwan na nagsara po ang church pansamantala. Pwede po bang tumingin muna tayo sa paligid tapos palakpakan po natin si Lord sa opportunity, privilege na meron po tayo para makapag-worship sa ating Panginoon. Sino po dito na-miss mo yung church? Pero sino po dito kahit walang church physical, nagtuloy-tuloy yung pag-church mo? Dahil ang church naman hindi building, kundi kung paano ho tayo patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Lord, we pray ngayong umaga na to, whatever situation, circumstances na meron po kami, we just trust you, Lord. We believe that you are our healer, Panginoon. At sa bawat isa na nanonood, makikinig ng pagsamba at mensaheng ito, we pray, Lord,
na ang makita po nila, ang plano ninyo, ang kapangyarihan ninyo sa gitna po ng aming mga pinagdadaanan at nararamdaman sa buhay. We entrust everything to you, Lord. We believe, Lord, that you are more than enough sa buhay po namin. For in Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan uli natin si Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's all be seated. Pag-aralan po natin ngayong umaga na to ang topic na God's prescription for healing and restoration. God's prescription for healing and restoration. Ito pong mensaheng ito ay very related po sa mga pinagdadaanan natin at lalong-lalo na po yung hamon na kinakaharap po ng ating mundo sa pangkasalukuyan. Hindi lamang po sa bansa po natin, sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo po na may pinagdadaanan ng pandemya na hindi pa rin po matapos-tapos. Pero siguro, hindi lang tayo dapat magfo-focus sa virus ng COVID-19, kundi dala rin po ng pandemyang ito ang napakadaming virus na naka-apekto po talaga sa ating buhay. Naririyan po yung financial virus, naririyan po yung emotional virus, naririyan po rin po, lalong-lalo na po yung spiritual virus na naglayo at nagpanghina po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So with that, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang unang takeaway truth na pwede nating makita or principle rather po, no, everybody needs healing. Do you believe on that? That everybody needs healing. Bawat isa po sa atin dito, walang invincible, walang irresistible, kahit po cell leader ka pa, lalong-lalo na po kahit pastor ka pa. And to be honest with you, no, even right now, kahit po sa panahon ng pagsasalita kong ito, to be honest, I'm still hurting dahil po sa mga sitwasyon na pinagdaanan namin bilang pamilya. Tao lang din po kami at hindi po ibig sabihin noon na hindi na kami nasasaktan o hindi nakakaramdam ng anumang karamdaman, physical or emotional. But by the grace of God, nakatatayo po kami dahil po sa biyaya at kalakasan ng ating Panginoon. So the truth is, we all need some kind of healing or restoration, whether we are honest about it or we are aware of it or not. Kasi pwede mo namang itago ang karamdaman eh. Pwede mong itago yung emotional sicknesses or offenses or hurt na nararamdaman mo sa buhay na ito. But ang totoo niya, lahat po tayo nangangailangan po ng kagalingan sa ating Panginoon. Now, sa pag-aaral po natin ngayong umaga na to, gusto ko pong mag-focus lang sa three kinds of healing na ipinangako ng Panginoon sa verse na babasahin natin maya-maya lang. Three kinds of healing. And I believe lahat po tayo dito, kailangan po natin ang tatlong kagalingan na ito na ipinangako ng Diyos. Number one, we all need financial healing. Sino po dito magsisay amen, mag-agree that we need healing sa ating mga bulsa, sa ating mga pitaka, sa ating wallet, sa ating mga account, no? Dahil po sa pandemya, naapektuhan din po ang finances natin. And then of course, spiritual healing. And then number three, physical healing. Now ito pong tatlong ito na kagalingan na ipinangako ng Panginoon ay makikita po natin sa aklat ng Kronika, Kabanatang 7, talatang 13 hanggang 14. Sabi ho dito, there is no rain or command locusts to devour the land or send a plague among my people. But if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. I will heal their land. Now, just to give you a brief context or background po, no. Ito pong verse na ito ay sinabi ng Panginoon bilang pangako kay King Solomon as King Solomon dedicate the construction and the rebuilding of the temple. Pinangako po niya ito at maaring hindi pa ho ito nangyayari sa bansang Israel, pero sabi niya, sa panahon na magmamatigas ang puso ng aking mga anak, magpapadala ako ng mga plague, ng mga salot, ng mga karamdaman, ng mga balang para sirain kayo. Subalit sabi niya sa verse 14, subalit kung kayo'y magpapakumbaba, mananalangin at hahanapin ang aking mukha, I will heal the land. I will heal the land. No. At isa pa hong context na pang Pilipino po,
Ito pong verse na to, favorite po ito ni Governor, late Governor, former Governor, sorry pala, Willie Alvarado. Kilala niya po siya, di ba? Saka ni Daniel Fernando sa kapangkasalukuyan. Palagi ko pong nababasa yan, no? But I wonder kung naiintindihan ba talaga ito ng tao kung ano po talaga ang ibig sabihin neto. Now, according to this verse, there are certain conditions for healing and restoration in any area of our lives. May mga kondisyon para tayo'y gumaling at maibalik ang dating sigla ng ating pananalapi, ng ating espiritu, at maging ng ating physical na pangangatawan. Sabi ho dito, if my people who are called by my name, if my people who are called by my name, which ibig sabihin po nun, sa pag-aaral ko po sa salita na ito, iniisip ko po na ang problema ho nararanasan natin ngayon, yung salot, yung plague, yung pain na nagkakos ng sicknesses, ang kagalingan nito ay nagmumula o magpapasimula sa mga anak ng Diyos, sa mga tao ng Panginoon. But the question is, are you God's people? Sabi ho dun sa verse, if my people, are you God's people? Anak ka ba ng Panginoon? Tayo ba ay nananampalataya sa Diyos? Pero hindi lamang po sapat na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. Ang pangalawang tanong po ay, are you called by His name? In other words, are you called to be God's disciple? Are you willing to follow and obey the Lord sa kabila po ng pandemya at kahirapan na meron po tayo? Now, meron pong apat na kondisyon para sa kagalingan. There are four conditions according to this verse, especially yung verse 14, for God's healing. Naniniwala ko mga kapatid that real revival demands real requirements. Real revival demands real requirements. Ang totoo at ganap at kompletong kagalingan ay magsisimula kapag ka na-accomplish po natin ang mga tamang panuntunin na nais na ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. It will all start with letter H. Number one, the first requirement is humility. Humility. And then lahat po ng sub-point magsisimula sa letter A. Pinilit ko po talaga yun para madaling matandaan. We must admit that we are not in control. We must admit that we are in control. Ano nga uli ang unang requirements for healing and restoration ng Panginoon? Everybody say, humility. Ano po ang Tagalog ng humility? Kababaang loob o pagpapakumbaba. Sabi ko kasi dun sa verse, himay-himayin natin, if my people will humble themselves. Nandun po yung salitang humble o humility. Now, ayon sa Panginoon, hindi po ito ayon sa akin. Ayon sa Panginoon, the key to healing is humility. Bakit? Kasi po, ang kabaliktaran ng humility ay pride. Ang opposite po ng humility ay pride. And you know what? Pride is the number one cause of sicknesses. For example po, yung pag-aaway o alitan ng magkakapatid sa pamilya, sa mag-asawa, na nagkakos po ng emotional separation, nagkakos ng stress. Ano po bang punot dulo nun? Di po ba pride? Amen? Ano po ang nagiging cause minsan ng ating financial sicknesses? Pride din po. Because sometimes we try to impress people who don't know us. So, it's pride. So, sabi ni Lord, ang opposite ng pride is humility. So, be humble because humility is the key to healing. Meron po akong nabasa as I research for this message, isang article. Ang kagandahan po nito, dahil hindi ko to na message last Sunday, mas napag-aralan ko pa ho na maiki. 7 subtle symptoms of pride. 7 daw po na sintomas ng kayabangan o pagmamataas. Sabi po ng author na ito, sabi niya, pride will kill you forever. See, mga kapatid, pride will kill you forever. Sa kaloob-looban, hindi ka papatay sa panlabas, patay ka na sa kaloob-looban. Because pride is the sin that most likely to keep you from crying out for a Savior.
Ito daw po ang pipigil sa atin para tumawag at umamin sa Diyos na nahihirapan na tayo. And those who think that they are well will not look for a doctor. Di ba ganyan tayo mga Pilipino? Palagi natin sinasabi, okay lang tayo. We pretend that we're okay when we are not okay. Tama, mga kapatid? Next. As seriously dangerous as pride is, it's equally hard to spot. Napakahirap daw po nitong makita. Bakit? Kasi pwede kang humble, pero prideful. Di ba may tinatawag po na false humility? When it comes to diagnosing our hearts, those of us who have the disease of pride have a challenging time identifying our sicknesses. Pride infects our eyesight, causing us to view ourselves through a lens that colors a distorts reality. Tingin natin mas magaling tayo, mas mabait tayo kumpara sa iba. And pride will paint even our ugliness in sin as beautiful and commendable. Kahit daw po yung ginagawa na nating tama, tingin natin tama pa rin tayo, pero hindi na pala tayo tama at nakakasakit na po tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pagpapatuloy po ng author, sabi niya dito, we can't conclude that we don't struggle with pride because we don't see pride in our hearts. Most of the time, tayo yung pinakahuling tao na nakakita ng kayabangan natin. Nag-agree po ba kayo doon, mga kapatid? That's why it's very difficult. That's why it is the source of many sicknesses. Because we are the last person na ma-realize na mayabang pala tayo. And the comfortable moments when I pat myself, sabi ng author, on the back, for how well I am doing are the moments that should alarm me the most. Yun daw tayo na sinasabi mo, ang galing ko talaga, ang husay ko. Pwede hindi kayabangan, mukhang hindi kayabangan, parang compliment lang, ina-appreciate mo lang sarili. Sabi po ng author, yun na yung pasimula ng kayabangan at pag dapat mong pagbantayan. I need to reach for the glasses of Christ-like humility, remembering that nothing good dwells in my flesh, and search my heart for secret pride and its symptoms. Alam niyo po, I realize may dalawang uri ng manifestation ng pride. Number one, the fool's pride. Alam niyo yung sabi ng fool's pride? Yung kayabangan ng mga mangmang. Natandaan niyo po palagi, pag sinabing fool, hindi ibig sabihin nun walang alam, kundi pag sinabing fool, alam niya yung tama, pero ginagawa niya yung kabaliktaran, yung mali. At napakahirap pong sawayin ng fool, ng mangmang. Bakit? Tingin niya, sinisiraan mo siya, sinasaktan mo siya, sinisiil mo yung kalayaan niya. And I call this the pride of the proud. Parang exaggeration po yan, no? Pero yun po yung ibig sabihin nun, eh. The pride of the proud, no? Na sa tingin mo, tama ka, tama ako palagi. Pero sabi ng Panginoon, you're a fool. And then number two, the undetected pride. Ito po yung tinatawag ko pong the invisible pride. Di ba meron tayong sinasabing invisible enemy? Pero mas matindi ho ito. Wala pa ho yung COVID-19, nandito na ho ito sa buhay natin. Kailangan po itong maalis. What are the 7 signs of pride? Ayon kay Jonathan Edwards. Naku, ang tagal na po nitong pastor. Number one, when we resort to fault finding, imbis na aminin mo, biniblame mo yung iba. Hinahanapan mo ng pagkakamali yung iba para matago yung pagkakamali mo. Harsh spirit. Alam niyo yung sabihin ng harsh spirit? Hindi ka malumanay magsalita. Hindi tayo magalang sumagot. That is a sign of pride. Number three, superficiality. Yung po bang pakitan tao, parang okay tayo, parang ayos ako sa iyo, okay ka sa akin, pero sa loob-loob, hindi ka okay sa akin. Number four, defensiveness. Sometimes, hindi natin kailangan dumipensa, kailangan lang nating makinig at i-process yung sinabi sa atin napagdaanan natin. Number five, presumption before God. Alam niyo yung sabihin ng presumption before God? Kung ma-approach natin si Lord, parang feeling natin may kailangan si Lord sa atin at kailangan yung demand natin ibigay kagad ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi, magtatampo ako kay Lord. That's sign of pride. Number six, desperate for attention. Alam niyo, yung salitang KSP, pwedeng hindi halata yan. Pwede kang kunwari hindi KSP, pero KSP. Dahil hindi ka nagkukunwaring KSP. Naintindihan niyo po yung sabihin nun? Halimbawa, niyayaya ka na. Ayoko, dito lang po ako. Okay lang po ako. KSP na rin yun. Kasi niyayaya ka, pero ayaw mo.
May mga ganun tao, no? We are so desperate for attention. And then number four, seven, we neglect others. Pinapabayaan natin yung ibang mga tao. Pinipili natin yung mga taong may benefit tayo makukuha. Now, always remember this, no? Ang isang sign ng pride, it's how you approach and deal with people. Halimbawa, pag itong tao ba na to, wala kang makukuha, wala kang benefits na mapapala, how do you talk to him or her? How do you honor that person? Do you spend more time to this person na wala kang makukuha kaysa dun sa isang tao na may mapapala ka? Siguro, papipiliin natin ito kaysa dito. That is a sign of pride. And I will tell you more about this now. Now, the key is always humility. Don't approach God proudly, disrespectfully, and don't be arrogant and demanding. Be humble. Recognize that He is in charge and in control of your situation. Amen ba, mga kapatid? Pag nag-pray po tayo, pray lang po tayo, hindi tayo nagdi-demand kay Lord. Di natin siya pinipilit, hindi natin binabraso yung sagot na gusto natin sa Panginoon. At maging yung sagot o opinion ng ibang tao na minsan hindi natin gusto. But we just trust the Lord. And you know what? Ang isang sign palagi ng humility is you recognize that you are not always in control. That you are not always in control. Hindi mo kontrolado ang lahat. No. Now, how do we express humility? Iniisip ko po, importante ito, kaya i-share ko sa inyo. Number one, confess your sin to God the moment you realize. Ang isang sign ng humility, matapos mong magawa yung mali, nakagawa ka ng pagkakamali, ang bilis mong na-process at naisip, mali yata yung nagawa ko. Number two, you forgive quickly. Hindi ka nag-hold ng grudge. Number four, three, when treated wrong, you are quiet and patient and hindi ka naghihiganti. Number four, you always look ways to serve others rather than serve yourself or be served. Number five, you accept criticism with right attitude. Pag kinakausap ka, kinokorek tayo, tinatanggap mo ito na may tamang pag-uugali at tamang pananaw. Number six, you don't fight for the best table or best parking spot. Nagpaparaya ka. Sige kayo na po mauna. Okay lang pa ako dito. Number seven, ito yung sinasabi ko sa inyo. Befriending people who have no status or you who can't help you because you don't have a hidden agenda. Kahit simple lang yan, kahit sino pa yan, no? Papahalagahan ko, bakit? I value this person. Grabe, yun pala yung sign ng humility. And by the way, ito yung madalas na gawin ni Jesus nung siya po ay nag-minister for 3 years. Number eight, respectful to the authorities or even those leaders na hindi maganda ang trato sa'yo. That is a sign of humility. Bibilisan ko po. Number nine, doing the little things unnoticed. Doing the little things unnoticed. Number 10, when confronted, we admit our weaknesses, sins, and temptation. Number 11, we speak well of others and don't put them down. And number 12, we pray for our enemies and we love them. Mga kapatid, humility. Humility is not thinking less of yourself. Yung mababa ako, wala ako. Yung sinasabi mo, I'm nothing, I'm bad, I'm zero. That is false humility. But rather, humility is thinking of yourself less. There's a big difference. In other words, you're saying, I'm so busy thinking about God, His goodness and His greatness in my life, how I could serve Him, and I'm so busy thinking of other people that I forget about myself. So ano daw po ang humility? It's not thinking less of yourself. Self-pity po ang tawag dyan. False humility po ang tawag dyan. But humility is thinking of yourself less. Hindi ako ganun kahalaga. Pero hindi ako nagpapaawa, kundi mas mahalaga kasi yung iba kesa sa akin muna. Amen? Humble po ba tayo? You know what? There's no verse in the Bible that commands us to be humble. Kasi hindi tayo pwedeng i-humble ni Lord kasi hindi na totoong humility yon. Tayo lang pwedeng mag-humble sa ating sarili. Of course, gagamit si Lord ng mga pagkakataon para i-humble tayo at ma-realize natin na kailangan natin ng humility sa ating buhay. Now, the benefits of being humble is this, and it will always leads to healing. Number one, if I'm humble,
God will guide you. Amen? God leads the humble in the right way and teaches them His will. Alam mo, pag tayo po'y mapagkumbaba, malalayo tayo sa kapahamakan, karamdaman. Bakit? Gagabayan tayo ng Diyos. At hindi lang po yun, magtatagumpay tayo palagi, araw-araw. Number two, if I am humble, God will bless me. Everybody say, blessing. O di ba financial blessing yon? I will bless those who have humble and contrite hearts. Bakit ang layo ng pera sa akin? Bakit madalang yung pagdating ng pagpapala? Eh, kapatid, check your heart. Check your heart. Di ba? Number three, if I am humble, God will give me the power to change. James 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Dalawa lang ang choice mo. Salungatin mo ang Diyos o tanggapin mo yung biyaya ng Panginoon. Amen? And then last, if I am humble, God will relieve my stress and will give me rest. Totoo yun, di ba? Minsan kaya tayo nahirapang huminga, kaya tayo nagagalit, nai-stress, na-high blood, nagkakasakit. Bakit? All because of pride. So take away truth. Take away truth. Ano yung take away truth natin? Humble people, are healthy and healed people. Whenever there's humility, there is also healing and restoration. Palagi niyo pong tatandaan yan. Tuwing nakakita at nakakaramdam ako ng taong kausap ko na humble, look sa buhay niya, nakikita ko, okay siya, maayos siya, walang halos stress sa buhay niya. Sabi po sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Palaging may kayabangan mo nang nauuna bago ang pagbagsak. Kaya mga kapatid, huwag ho tayong magmamayabang para hindi tayo magkasakit o magkaroon ng karamdaman. Humility is always the key to healing and restoration. Bigyan ko yung example. Focus lang po tayo dito muna, no? Medyo mahaba. Pero importante kasi yung humility. Naalala niyo po, si King Saul. Dahil sa inggit niya kay David, anong ginawa niya? Gusto niyang patayin si David. In return, alam po niyo nangyari sa kanya, sinaniban po siya ng evil spirit at nag-cause po ito ng depression sa kanyang buhay. Kapatid, ang depression pala ay isang spiritual attack. At kung minsan po nagli-lead, nagbubukas po ang atake ng kaaway para ma-depress tayo when there's pride in our heart. Pangalawa, si King Nebuchadnezzar, naalala niyo po, nagyabang siya nung sa Book of Daniel, sabi niya, ang galing ko talaga dito sa Babylon, na-accomplish ko lahat nito. Narinig siya ng Panginoon ng kalangitan at ang sabi ng Diyos, dahil sa kayabangan mo, mag-aasal hayop ka. Ilang taon, mga kapatid? I think 7 years yata. Nagkaroon siya ng kukong mahahaba, kumakain siya kagaya ng mga hayop, at siya'y nanirahan po sa dark forest. Hanggang later on po, dun sa Daniel chapter 4, nirecognize niya ang kaluwalhatian at galing ng Diyos, hindi siyang magaling. And that was the time when God restored his health and he came back as a normal human being. Totoo po ito, mga kapatid. Sino po hindi makakalimot kay King Herod of Agrippa sa Acts chapter 7. Nagmayabang siya, sabi niya, ang galing ko talaga, nagawa ko yung Rome na to sa husay at galing ko, alam niyo, sabi ng Panginoon, kinidlatan siya ng Diyos at kinain siya ng uod. Kulang pa po ba illustration? Si Pero sa Egypt, ayaw niyang makinig sa Diyos, sinasabihan na siya, palayain mo ang aking mga tao. Ayaw niya! Alam niyo, ginawa ng Panginoon? Nagpadala ang Diyos ng salot. Kapatid, is it possible na itong pandemyang ito ay padala o pahintulot ng Panginoon all because of pride? Gawin natin personal. May salot ba sa bahay niyo na hindi mawala-wala? Napaulit-ulit. Ang COVID-19, Delta variant pa lang. Eh baka yung sa atin umabot ng zebra. Hindi nawawala. Is it because of pride? Kailangang alisin ng Panginoon. Ano po solution dito sa pride na to? Simple lang. Confession. He that cover his sin shall not prosper, but those who confess and forsake them, the pride,
will have mercy. Amen? Amen ba mga kapatid? Pangalawa po, high expectation. Puros H. And then A, yung subtitle. Ano yung una? Humility, admit that we are not in control. Number two, high expectation. Ask God for help. And how do we ask God for help? Sabi po dito sa verse, if my people will humble themselves and pray. When we pray, don't just pray. Pray with high expectation. At alam niyo po ang ibig sabihin po na high expectation. High expectation means having hope in our hearts. And when you have hope in your hearts, doctors know this, that hope will always bring healing and recovery sa isang pasyente. Amen? Kaya kang isang pasyente na ang makakatabi, nagkakamatay, at nagkukwentuhan ng karamdaman, dapat nilalayo. Nililipat. Bakit? Wala siyang naririnig na magandang balita o pag-asa eh. Mapanghihinaan siya ng loob. Pero pag may dumalaw, napansin niyo po pag may dumadalaw ho sa atin, o di kaya naman mga anak po natin, ano sinasabi natin? Pag gumaling ka, bibilhan kita ng laruan, mamamasyal tayo. That little hope will bring healing sa isang pasyente. Amen? Hope brings healing. So when you are in pain, instead of allowing your thoughts to be filled with worry and fear and even anxiety, why don't you fill your minds with hope by spending time in the Word of God? Oo nga no, kung mapaghihinaan ka lang din ng loob, kakaisip ng mga negative things, bakit hindi ka magbulay-bulay sa salita ng Diyos? Bigyan ko po kayo ng mga verses that worth meditating for. For example po, Jeremiah 17 verse 14, sabi dito, basahin natin ng sabay-sabay. Heal me, Lord, and I will be healed. Future tense, save me and I will be saved, for you are the one I praise. Can you imagine na ito yung papadala mong text sa isang pasyente, sa isang may karamdaman, may COVID? Kapatid, sabayan mo lang yung verse na yan and you will be healed. It brings hope. Jeremiah 30 verse 17, but I will restore your health and heal your wounds, declares the Lord. Wow! Ang ganda po ng mga pangako na ito. And then, isa pang Jeremiah, puros Jeremiah talaga pinili ko. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. Grabe si Lord. Hindi lang siya nagpapagaling. Nagbibigay siya ng abundance. Blessings, material and financial. At hindi lang po yun. Bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan at siguridad sa buhay mo para hindi ka manghamba. Pwede bang palakpakan lang natin si Lord sa ating buhay? Amen? Amen ba mga kapatid? Isa pa pong verse, kung bakit mahalaga ang high expectation of hope. Sabi dito sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with joy, peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. You may abound in hope. Now, pinagbulay-bulayin ko po ang verse na to. Ano pong kinalaman nito, Pastor, sa healing? At simple lang, no? Hope attracts peace. Hope attracts joy. And hope attracts God's power. Hindi naha-attract ang peace, ang joy, ang power ni Lord sa negatibong mag-isip. Sa hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, sa hindi nananampalataya. Amen? That's why mas palala yung sitwasyon natin pag wala tayong pag-asa, wala tayong high expectation. And you know what? Peace, joy, and power of God are the components for healing a person. Amen? Ano yung una? Humility. Pangalawa, high expectation. Number three, hunger. Gutom na po ba kayo? Pero ang tinutukoy ko po dito, hindi po physical hunger, kundi spiritual hunger. Aspire to seek God, not a miracle. Ang hanapin mo, hindi yung himala palagi, hindi yung kagalingan. Minsan po, may mga tao, ang bilis tumawag kay Lord pag may sakit, may problema. Pero pag natapos na po yung problema, hindi na tinatawagan ng Diyos, ni hindi inaalala o kinikilala. Mga kapatid, aspire God rather than a miracle. Anong sabi ng verse? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Now the word, the phrase seek my face, it means hunger for the Lord, passion for the Lord. Gusto ko po yung
sinabi ni A.W. Tozer, favorite ko po, sinusundan ko sa Facebook, sabi niya, if we yearned after God even as much as a cow yearns for her calf, we would be worshiping and effective believers God wants us to be. If we long for God as a bride looks forward to the return of her husband, we would be a far greater force for God than we are right now. O nga naman, di ba? Kaya lang po mga kapatid, the more you become a Christian, the longer you become a Christian, you no longer seek God. You're just seeking the church and the ministry. Don't seek the ministry, seek the intimacy. It's okay to want miracle, but don't seek for them. Instead, seek God. Everybody say, seek God. Want God more than anything else sa buhay na ito. Amen? Alam nyo mga kapatid, pagdating sa basketball, marami akong alam, pinag-aaralan ko, binabasa ko, tapos hindi lang po yun, nilalaro ko. Pero sa volleyball po, kulelat po ako. Pag ako po naglaro ng volleyball, yung bola po minsan, kung saan-saan napupunta. At pag nagsiserve ako, umaabot sa kabilang kanto. Hindi ko matantya yung lakas eh. Alam niyo kung bakit di ako magaling sa volleyball? Eh, hindi ako pro, hindi ako nag-i-invest ng maraming time sa sports na hindi ko gusto. Sa basketball, alam ko, kaya kong laruin ng tama kasi nag-invest ako ng maraming time dun eh. What's my point? My point is when you invest time in seeking God, you will become pro in seeking God. Amen? Sino ho dito ang galing mo sa mga games sa cellphone? Eh, nag-i-invest ka dun eh. Magaling ka ba sa promises ni Lord? Hindi, Pastor. Eh, hindi ka nag-i-invest. Amen? Sino dito gusto maging pro sa ating Panginoon? Sino gusto maging pro sa Panginoon? Mag-invest ka, kapatid. Dahil pag hindi, you will be stuck. Dapat mid-ED yan eh. In a cycle of rituals and tradition, if you are not seriously seeking God. Kapatid, kahit may ministry ka dito sa church, kahit ang husay-husay mo, kahit pastor ka pa nga, if you're not seeking God, you will be stuck in a cycle na paulit-ulit lang and it will result to burnout. Ano yung una? Humility. Pangalawa? High expectation. Pangatlo? Panghuli. Holiness. Your attention should be turned from the world to the Word. Parang hindi bebas ang ginamit dito, Bert, no? Para capital sana lahat eh. Your attention should be turned from the world to the Word. Holiness. Kasi ganun po ang kabanalan eh. Mas nagiging mas banal tayo kapag ka ang tuon o focus natin, hindi yung makamundo, kundi ang salita ng Panginoon o ang Diyos mismo. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi dito, if my people, kumpleto na, pero may kalahati pa, yung pangako, who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Now, ginamit po dito ang salitang wicked ways o wicked. Now, what do you think when you think about the word wicked? Siguro iba ho sa atin, iisipin natin, well, wicked means evil, bad things. Siguro po, Pastor, ang wicked ay si Hitler. Napaka-wicked niya. Pinapatay niya isang lahi, ang Jews. Or extreme evil. Pero mga kapatid, meron pong isang meaning pa ng evil, ng wickedness. Wickedness is when we forget God. Because, logic lang po, kapatid, when you forget God, you start to do wicked ways. You start to do wicked things. Tama, di ba? Ano ba, pag nakalimutan mo na He is in control, that He has a great promise sa buhay mo, you start doing things na hindi kalooban ng Panginoon, inuunahan natin siya, imbis na unahin natin siya sa ating mga buhay. Kaya nga po, ang solusyon mga kapatid is, turn from our wicked ways. Everybody say, turn from our wicked ways. Ano pag ibig sabihin ng turn? The word turn is a Hebrew word which means repent, return, metanoia, di ba yan yung ministry ni Pastor Jaworski? Go back or change your mind.
Ganun pong ibig sabihin ng salitang turn. Pero minsan, pag naririnig natin yung salitang turn, tumalikod, parang nalulungkot tayo, parang ayokong talikuran. Bakit naman ako magre-return, magre-repent? Alam niyo ba mga kapatid that the word turn is a very beautiful word because it means that when we turn, when we repent from darkness to light. We repent from guilt to forgiveness. We repent from chaos to purpose. We repent from curse to blessing. We repent from sickness to healing. We repent from bitterness to love. We repent from hell to heaven. And we repent or turn back from Satan to God. Di ba ang ganda nun? Di ba? It's worth it to turn from our wicked ways, whatever it is, because it means a better position for God to bless us. Amen? Kaya pala gusto ni Lord mag-turn from wicked ways tayo. Kasi sabi ng Panginoon, diyan ka nagkakasakit. Yan yung nagdadala ng karamdaman, financial, spiritual, physical sa buhay mo. Kapatid, return, turn, repent. And to turn means to change your attention from the world to God's Word. To turn means to change your attention from the world to God's Word. Kapatid, hindi naman tayo pwedeng mawala sa mundong ito hanggat pinapahintulutan pa ni Lord. Pero kapatid, we are not of this world. So kailangan hindi tayo ma-impluensya ng mundong ito, ng layo ng mundong ito. Iba dapat ang value system natin, ang priority natin. And how do we get those right value system? From the Word of God. Acts chapter 3 verse 19, isang promise of healing when we return to God. Sabi dito, pwede bang sabayan niyo ako magbasa? Ready, go. Repent and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Gusto ko po yung verse na to because for most of us here, marami sa atin dito burnout, emotionally depressed. Alam niyo yung kailangan natin? Hindi lang pahinga, hindi lang bakasyon eh, kundi times of refreshing. Alam niyo yung sabi ng times of refreshing? Yung bang parang computer, nire-refresh mo siya, nawawala yung lag, nawawala yung virus, nililinis yung cellphone mo, nire-reboot mo, kiniklean mo, ini-scan mo, nawawala yung bagal, lumalakas ka uli. We need this kind of refreshing na nagmumula sa ating Panginoon. And how do we attain it? When we repent and turn to God. Amen? Real revival, accomplished with real requirements, will provide real rewards. Real revival accomplished with real requirements, humility, high expectation, hunger, and holiness will provide real rewards. At para matapos na po natin ito, ang panghuli pong bahagi ng talata ng 2 Chronicles 7:14, sabi niya dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, now here's the promise of the Lord and I want you to read it with me. Ready, go. Then I will hear from heaven, number one. I will forgive their sin, number two. And I will heal their land. Now listen very carefully. Because this verse will answer, it's the antidote of our three kinds of sicknesses in this life. Number one, ang pangako ng ating Panginoon, number one, He will hear us. And it is the antidote to our financial sickness. Sino po dito walang pera? Andalang ng pera sa'yo. Bebente na lang, nawala pa. 5 piso na lang, gumulong pa, papuntang kanal. Sabi ni Lord, then I will hear from heaven. Amen? Hindi po ba natin nare-realize that when we become humble, when we have high expectation, when we have hunger and seek God's face, when we desire holiness, heaven's prayer line is restored. Nawawala yung hadlang. Tumatagos na sa kisame ang ating panalangin. Bakit? Inayos mo ang buhay mo. Kapatid, walang problema sa prayer. Walang problema sa nakikinig sa prayer. Ang may problema, yung nagpipray. Amen? Tayong nagpipray, kaya sabi ni Lord, yung 4 na requirements na to, ayusin natin, gawin natin, and the line of heaven will be restored. Amen? Sabi ni Lord, I will open the heaven. At alam niyo po, ano yung ibig sabihin ng open heaven? An open heaven means an open blessing.
Sino ho dito nararamdaman nyo, parang may hadlang sa pagpapala sa buhay namin, sa pamilya namin. Yeah, ang ganda pong realization yun. Be humble. Have a high expectation. Dalasan ng pananampalataya, pagbabasa ng Biblia, pag-church, magkaroon tayo ng hunger, seek God's face, and then desire holiness, and heaven will be open. Number two, God will help us. Puros etch din. And it is the antidote to our spiritual sicknesses. Sabi ni Lord, and I will forgive their sins. Ano yung unang kasagutan ng Panginoon? Financial. Wow. Sino po dito nangangarap ng stable finances? Say amen po. Nabibili mo yung gusto mo at higit sa lahat, nakakatulong ka pa sa iba, nabibless mo rin po ang gawain ng Panginoon. Number three, God will help you. Sabi ni Lord, and I will forgive their land. I will forgive their land. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, may forgiveness ang Panginoon sa ating mga buhay. Sin is forgiven and forgotten by God. Therefore, the hindrance to God's blessing is removed. Remember the verse in Isaiah? Sabi niya, ang kamay ng Panginoon hindi maiksi para hindi kayo abutin. Isaiah 66 yata yan, kung di ako nagkakamali. Tenga ng Panginoon, hindi bingi para hindi marinigin yung mga panalangin. Subalit ang kasalanan ninyo ang humahad lang para hindi marinig at maabot kayo ng Diyos sa inyong pangailangan. So when there's forgiveness of sin, there's a great help from the Lord. Sino po dito naniniwala? Yung sitwasyon po natin ngayon, kailangan natin ng matinding tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo tayo, ang problema sa atin, ang reality, mahirap na nga, may problema na nga tayo, may sitwasyon tayo, dadagdagan pa natin ang pagpapasaway at pagsuway kay Lord. Kapatid, hindi dapat ganon. Ngayong umaga na to, I challenge you, I dare you. Anumang mali o cycle or sin that needs to be confessed or need to be stopped, you do it if you want God's blessing sa buhay mo. Amen? Huwag mong dagdagan ng pagpapasaway kung may kahirapan o salot na dumarating po sa ating mga buhay. Number three, last, God will heal us. There you go. It talks about physical healing. And I will heal their land. Kung minsan po mapapaisip ka na lang, no, parang tama talaga si Lord. Hindi lang parang, tama talaga. I got sick when I was proud. I got sick when I don't have high expectation from the Lord or for the Lord. I got sick, our family got sick when we don't seek the Lord or we don't hunger for the Lord. At ang sickness paulit-ulit, yung problema nangyayari ng paulit-ulit, when we don't desire holiness sa ating Panginoon. Sabi ni Lord, I will heal their land. Ano po ba yung land na tinutukoy doon? Well, for this verse, it talks about the Israel context, yung land ng Israel. Pero since ito rin yung pangako ni Lord para sa atin, it talks about our world, our nation, Philippines, yung Bulacan, at siguro gawin natin practical, yung bahay ninyo. God, the Lord will heal our land, heal our home. Sino po dito nangangarap na ang bahay mo ipagagalingin ng Panginoon? Wala nang paulit-ulit na cycle of sin and disobedience. Amen? Now, mga kapatid, come to think of this now. More than anyone else, God desires that our home will be healed more than we do. Gusto talaga ni Lord. Bakit niya sasabihin yung verse na to? If you accomplish the real requirements, real reward and results will be attained. In closing, I'd like to ask you a personal question. Are you His people? Kasi sabi ni Lord, if my people will humble themselves. At the question is, are you His people? Kapatid, kung hindi pa, if not, right now, you can be God's people. Kasi ang sabi po sa John 1:12, but as many as received them, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Pwede kang maging anak ng Diyos ngayon mismo kung ikay mananampalataya at tatanggapin mo siya, hindi bilang isang relihiyon, kundi bilang Panginoon sa iyong puso at sa iyong buhay. At matapos mong gawin niya, number two question is, are you willing to come before Him, to humble yourself, to pray, seek His face, and turn from your wicked ways? Para ho ito sa mga Kristiyano na, handa ka bang magpakumbaba? Handa mo bang alisin
isuko, tanggalin ang kasalanan, ang sumpa na pinagmumulan ng salot sa buhay po natin na dala ng kaaway. Are you willing to do it? So that there would be financial healing, there would be spiritual healing, there would be physical healing. Number three, last question is, are you willing to be and do whatever it takes to see real revival came to your life, came to our church, came to our community, and even our nation or the world? Handa ba tayong makibahagi? Handa ba tayong makibaka para ang pagpapala at kagalingan ito hindi lang natin maranasan sa ating tahanan, sa ating buhay, kundi ng ating sambahayan, ng ating bansa at maging ng ating mundo? Mga kapatid, humility plus high expectation plus hunger plus holiness will equals to healing and restoration. You know what, mga kapatid? Uulan ng pagpapala sa buhay mo ngayon kung gagawin mo ang mga kondisyon na ito. Tumayo po tayo para sa isang panalangin. Let us pray. As we stand, let it be that God will break our heart right now. Siguro wala kang sakit physical, but you're hurting spiritual. We know in ourselves that we are hurting spiritual. Ang layo-layo ko na kay Lord Pastor. At kung magiging honest ako, Lord, alam ko nasasaktan kita at nasaktan kita. And today, Lord, I just pray for healing right now. Meron po sa atin dito nakakailangan ng financial healing. You know what? God desires na hindi lang tayo pagalingin spiritual, but God desires that we will also be healed financially so that we could be a blessing to our family, loved ones, and even our ministry for the glory of God. Sino po dito ngayong umaga na to, as we close our eyes, kinakausap ka ni Lord, could you just please raise your hand if you think that you need healing, you recognize, you are willing to admit that you are never in control sa buhay mo, and you need healing, could you just please raise your hand? I'd like to pray for you right now. Manalangin po tayo. Lord Jesus, today, make us your people, Panginoon. We receive you, we accept you as our personal Lord and Savior. And today, Lord, we want to listen and take heed of your call to become God's follower and a full-fledged disciple who would be used by you, Lord, to become an agent of change, to bring healing in this rotten world, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat may 2 Chronicles 7:14 promise. We badly need healing right now, Lord. And we believe that you are our Jehovah Rapha, the great healer. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi na, amen and amen. Come on, let's give God a big clap offering. I don't know if you're spiritually, physically, emotionally weak, sick, but today, let's draw near to the only healer that we know. Right here, Lord God, you're asking for the healing that comes from, not for us only, Lord God, but Lord God, for the whole nation. You're my portion. I believe
You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand and hold me. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all. Come on, let's declare this. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. One. You're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough. You're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe. You're more than enough.